Magkunwari tayong nasa show mo. Pero ako ang host. Ikaw ang guest. Ang title ng show, ikapitong utos. Huwag kang makikiapid. May isang tanong lang ako sa'yo. Prangkahin mo sana ako. May relasyon ba kayo ng asawa ko? Relasyon? Relasyon. Querida Kabet number 2 mistress relasyon. Terry! Huwag mo akong materi-terry! Yun tanong ko, sagutin mo! Are you fucking my husband? May problema kami. At yung mister ko, naghanap ng pwedeng makausap at masandalan. Yung basura na meron kami, dinala niya. Kaya siya naghanap ng basurahan. Masyado mo pinagkakasya ang sarili mo sa asawa ko. Kahit mukha kang tanga. Sa mister ko, siya daw ay fit. Kasi mukha siyang paa. Ipanalangin mo yung taong habang buhay, kaya kang samahan. Yung may respeto sa babae at kaya kang panindigan. Hindi yung taong mahal ka lang pag nasa loob ng tahanan. Kasobrang katimong hayop ka, malapit ka ng maging buni. Nananawagan ako sa mga senador, pakiusap. Gumawa kayo ng bagong batas sa Pinas. Libreng saksak sa mga kabet, kahit wag na libreng bigas. Hindi lahat ng kabet masasama. Kami ang takbuhan ng problema. Binubugbog ka, wag mong pagtakpan. Kitang-kita sa itsura. Mababaliw siguro ako pag nalaman kong may babae siya. Baka mapatay ko yung kabit. Silang dalawa, actually. Ayoko na! Tapusin na natin yung relasyon natin! Ha? Bakit? Anong ginawa ko? Ayoko na! Naisip ko na mas mahal ko pa rin ang asawa ko! Si Raulo pala ito eh! Ako ang asawa mo! Baliw! Isabi, may kamit ka! Mamayang gabi, habang humihilik ka, kakatok siya sa pintuan ko. Ah? You can call me anything you want. A snake. A bitch. Other woman. But I will never be a pathetic, boring housewife. Ikaw si Diana, di ba? Oo, bakit? Tigilan mo ang paglalandi sa asawa ko. Oh well, my dear, pathetic. Housewife, masisisi mo ba ako kung naghanap ang asawa mo ng mas bata, mas maganda, magaling sa kama, at masarap? Eto! Masarap din, di ba? Hayop ka! Mas hayop ka? Kirida ka lang. Legal wife ako. May kalalagyan ka, basura. Layuan mo ang asawa ko. Paano kung ang asawa mo ay lumayo? Eh di malandi ka. Look who's talking. Bitch. Bitch. Hindi pa. But the next time, I may not be so nice. Is that a threat? Are you threatened? Ano sa tingin mo? Ano, masaya ba? Masaya bang ang kininyong oras at atensyon na dapat sa akin binibigay? Masaya bang ang kininyong lalaki habang meron siyang pamilyang hinihintay? Habang ako nag-aalaga ng mga anak, pinapadedi mo asawa ko? Habang ako naghahanda ng pagkain, kinakain mo asawa ko? Habang ako nakayukong naghuhugas ng plato, ikaw tuwad ng tuwad. Habang ako, laban ng laba, ikaw hubad ng hubad. Hindi sa lahat ng pagkakataon, kabet ang magpaparaya. Kayo tong masukista ang nagtitiis at di marunong magpalaya. Oo, mali. Pero sa kabilang banda, di mo ba nakukuha ang punto? Ang tunay na loyal, kahit may lumandi, di yan natutukso. Kaya kasalanan ko ba na nagmahal ako ng taken? Kung wala nang tea sa'yo, kaya nasabi ko ng akin. No, masaya ba? Magmahal ka ng lalaki sa maling katayuan? Hindi ka may pagmalaki sa mga tao, tapos sa
pangalan mo sa cellphone, paring Ryan? Lahat ng kabit, peste. Ano ba namapalaan niyo sa pagiging kabit? Sarap mo hatawin ng silya. Kung ayaw mo ng maayos na buhay, huwag ka manira ng pamilya. Biktima lang ako. Lately ko lang nalaman na meron palang kayo, kaya huwag ako awayin mo. Kung naging mapusok at marupok, ang haligi ng tahanang walang tibay, naghahanap yan ng pokpok. Nalalamig na ba sa'yo? Kaya sa akin, special treatment. Pinapahid sa akin lotion, pinapahid sa'yo ointment. Bintis ako. Masama sa akin ang ma-stress at makaramdam ng ganito. Pero mas masama kung ahayaan ko na lang kayo sa katarantaduhan nyo. Oo, may pagkukulang ako. Pero may pagkukulang din siya. Ang pinagkaiba namin yung pagkukulang ngayon, hindi ko hinanap sa iba. Nandun na tayo. Ipaglalaban mo, pamilya mo, at kitang-kitang ina ka. Ipagluluto kita, pinakbet. Para masabi ko lang sa'yo na, pinak ka lang, hindi ka naman bet. So ikaw pala yung asawa. Hindi na ako magtataka kung bakit may kabit. Ganto ba naman itsura, hindi pagpapalit? Ito ay laban sa pagitan ng asawa at kirida. Isang malinis at matino at panirang kontrabida. Basta kabet, masama agad. Tapos ikaw na yung perpekto. Tandaan mong hindi maghahanap ng iba kung tinuruan mong makontento. Ikaw pala yung kabit ng asawa ko. Ang pangit mo. Mukha kang pokpok sa farmer's kubaw. Yung nag-aabang ng laseng na bagong sahod. Ikaw yung babaeng nilalako ng babaeng bungal na mukhang parot.